Eto na nga mga lalabs, andito na naman po tayo sa walang kakwenta-kwentang vlog. 15 minutes na ayaw mag-edit. Maintindihan yan ng mga nanay na kagaya natin dahil mahirap mag-edit tapos dalawang batay-bantay mo, isang baby, isang 4 years old. Pwede na! Pwede! Kaya naisip ko na gumawa ng video 15 minutes na walang cut, walang edit, kung ano lang yung kasalukuyan na nangyayari. So ngayon ay umaga dito sa Australia at kanina sobrang lakas ng ulan dito kaya hindi nakapasok si Ainsley sa school. Tapos ay ngayon ay naghihiwa ako ng potato, gagawa ako ng pang-lunch nila, gulay-gulay. At ayun, gusto ko lang kamustahin kayo ngayon ay nasa vlog 7 na tayo. Tama ba? O sa mga bago dyan ay nasa vlog 7 na ako. So yun, gumagawa ko na lagi ng videos para kamustahin yung sarili ko. Hindi pa naman ako nababaliw pero masaya lang ako na gumagawa ng video. Kaya lang, ang dami ko ng video talaga na gusto kong i-share sa inyo. Okay, tuloy ko yung paghihiwa. Ang dami ko na talagang gustong i-share na video sa inyo. Kaya lang wala talaga akong time mag-edit. So, ganito na lang. Kikwentuhan ko na lang kayo kung ano yung maisip ko. At, ayun, mahaba-haba yata yung pahinga ko bago ako nag-vlog 7 kasi, ano nga ba nangyari? Na-busy ako. Pinuntahan ko yung, may nagkaroon ako ng bisita or ako naman yung bumisita. At nag-try ako mag-exercise. Ano pa ba yung mga ginawa ko? Basta may, ayun, nag-start ng first day si Sophia sa childcare. Daycare ba o childcare ang tawag dito? Basta first day niya at grabe pala yung experience, no, kapag ilalagay mo sa childcare yung anak. First day ni Sophia na mag-daycare na. Ano ba yan? Parang nakakakonsensya siya. Pero hindi ko na kasi na-videohan yun. Sobrang natuwa siya. Separate kasi yung mga babies sa medyo mas matanda. Kaya feeling safe din yung puso mo dahil konti lang sila. Hindi sila yung crowded na mga bata. Kaya alam mong matututukan ng mga magbabantay yung anak mo. So, eto na nga, pinasok ko siya dun sa daycare. Tapos, naglaro ka agad siya, ganun. Tapos, nung aalis na ako, after kong mag-sign ng mga informations, no hurting please ha? Gentle lang. Ayun pa, after ko mag-sign ng mga 30 minutes yata. Sobrang kalat ngayon dahil hindi pa ako nakakapaglinis. Umaga pa lang talaga. So, balik tayo dun. After ko mag-sign, pajulit-julit. Paalis na ako ng pinto, di ba? Kasi magpo-first day ulit ako sa work. So, ang saya-saya ako dahil makakapag-work ulit ako. Sabi naman ni Ryan, i-daycare mo si Sophia, nag-school si Ainsley, pwede akong magpahinga sa bahay. Sabi ko, ayoko magpahinga. Ano naman gagawin ko sa bahay? Ayoko. O sige po, bakit mo tatanggalin yung medyas? Huwag mo nang tanggalin. Merong bagong hobby kasi si Ainsley. Wait lang, tapusin ko muna yung ginikwento ko. Okay po, okay. So, tanggalin mo. So, pag naalis na ako, kasi papasok na nga akong work, di ba? Yung itsura ni Sophia, sabi niya, tapos mga 5 seconds siyang nakaganon. Tapos kinabahan ako, sabi ko, hala, baka umiyak siya. Tapos after 5 seconds, tinuloy niya yung pagluluto niya. Kaya tuwan-tuwa ako na sobrang happy daw niya. Tapos alam ko mababaw lang to sa iba, pero alam ng mga nanay natin niya na mahirap na humahiwalay ka, first day mahiwalay sa anak. Kasi dito naman, wala naman ako mapasahan. Okay lang sa
Pilipinas, mapapasahan mo. Oh, kapitbahay mo, dito mo natutong anak ko. Oh, mapa, oh, pinsan, mga ganun. Dito po wala. Kaya talaga, malaking bagay yung nakapagpahinga ka ng konti, yung ganun. Pero yun nga, sabi ko, ayoko magpahinga. Gusto ko, okay po, gusto ko, busy pa rin yung katawan ko, busy pa rin yung utak ko. Kasi pag saglit na wala akong gagawin, baka kung ano-ano lang maisip ko, malungkot ako, ayoko. Okay po, tangling. Ayokong may maramdaman ako ganun. So, busy. Tapos pag sundo ko sa kanya, ayun, tinanong ko kung umiyak siya. Hindi daw siya umiyak. Galing-galing ni Sophia. Sobrang proud ako kay Sophia. Ayun lang, ngayon naman, may bagong hobby ngayon si Ainsley. Tinatanggal na yung medyas niya lagi. Tinatanggal niya rin yung medyas ng kapatid niya. Tapos lilinisin niya yung isa-isa yung ganito, yung himulmol. Himulmol ng medyas. So, pakita ko lang kung gaano. Uy, kili-kili mo, may something. Pasensya na kung sobrang kalat ha. Alam mo, minsan yan yung dahilan ko kung bakit hindi ako makapag-vlog. Kasi iniisip ko, ang kalat, maglilinis muna ako, magaganito muna ako, ganyan. Sabi ko, yaan ko nang makalat. At ewan ko kung nabanggit ko yung good news. Good news dahil nahanap ko na yung lapel. So, hindi ko na kailangan May sipon. So, hindi ko na kailangan na... Blow, bebe. 1, 2, 3, blow! Galing. So, hindi ko na kailangan na lakasan sa pag-i-edit yung volume. So, ayan si Sophia and si Ainsley. Hello everyone! Ayan, ano ba pwede kong ma-share sa inyo? Share ko lang na... Ang hirap mag-concentrate. Wag sa neck, bebe. Ayan, yan yung inaano niya. Dililinis niya isa-isa yung ano. Sobrang cute lang na nakakainis kasi. Siyempre naka-medyas kasi pag tinanggal niya, tatakbo si Sophia, wala nang medyas, malalamigan yung paa. At ayun, may i-share lang ako, may naisip kasi ako na mayroon akong mga nakikita sa Facebook, hindi ko friend papakit na ano na nade-depress dahil nag-stay home sila, ganun, hindi na tayo mag-mention kasi hindi ko naman, hindi ko ka-close talaga or kaibigan mo, ganun. Siguro ang masasabi ko lang, katulad ko, sa mga hindi nakakaalam, sanay akong full-time na nagtatrabaho kasi nga, nandito yung mama ko nun, so nakakapag-work ako, tapos umuwi na si mama, so nasa bahay na lang ako. At ang magiging advice ko lang, magmamarunong lang tayo ng konti. Yung lagi kong sinasabi, maging busy ka lang, huwag kang mahihiya na gawin pa rin yung mga ginagawa mo noon. Ako, katulad ko, feeling ko ang tanda-tanda ako na, feeling ko hindi na bagay sa akin sumayaw-sayaw. Pero gusto ko yun eh, trip ko yun eh. So kung ano yung trip mong gawin mo, trip mong mag-TikTok, trip mong mag-vlog, trip mong kumanta, trip mong sumayaw, trip mong mag-cooking-cooking, trip mong mag-jogging-jogging, gawin mo kung ano yung trip mo. Kasi, edad lang yan eh. Ano kung may anak ka na, 20 ka na, ano kung 30 ka na, ano kung 40 ka na, gawin mo yung trip mo. Hanggat, wala kang natatapakang ibang tao. Quinda sitting in the toilet. Wow, galing na mag-talk ni Ainsley. Quinda. Okay, very good. Quinda. Proud ako kapag tuwing nakakapagsalita ng diretso si ano si Ainsley. Sabi niya, anong sabi mo, bebe? Sit down, ano? Quinda sitting down on the toilet. Wait lang, bebe. Proud ako. Hala, ano na nangyari? Oh, no! Ano nangyari? Proud ako kapag, yun nga, nakakapagsalita si Ainsley ng diretso dahil nag-i-speech lesson siya at bihira lang yung ganun, yung magsasalita siya ng may sinasabi siyang something except dun sa script niya. Ito, hindi nakaka-proud yan, yung nag-i-exhibition.
nag-exhibition ng ganyan. Alam nyo ba, plano ko talaga mag-vlog kahapon. Teka lang ah, natapos ko ba yung advice ko? Ang likot ni Mary May. Natapos ko ba yung sinasabi ko? Kasi baka hindi ko pa tapos yung yung advice ko dun sa mga nakikita ko na nade-depress, nalulungkot or something. Ayun, yun nga. Yung laging script ng ano yan, ng mga ibang tao, laging sinasabi na hanggat wala kang natatapakan. Tama nga naman yun. Yun nga na pwedeng may magsabi sa inyo, huy, bakit ganyan yung suot niya? Huy, bakit ganyan yung ano niya, ginagawa niya? Ganun, ganun, ganun. Wala akong pake. Kumbaga, kung ano lang yung saan ka masaya at sa tingin mo naman na hindi, wala kang naagrabyadong ibang tao, gawin mo lang. Gusto mo akong sumayaw, gusto mo akong kumanta. Just do it. So, ayun lang. Yun lang yung ma-advise ko para happy yung puso mo. Huwag mong pigilan kung ano yung trip mo, yung mag-ano ka, magluto-lutuan ka, kung saan ka magaling, kung saan yung passion mo, gawin mo lang. So, ayun lang. Ibahin natin yung topic natin. Sana may nasabi akong maganda. No! Kung wala, paki-delete na lang. ngayon ay, so ayun na, itutuloy ko lang yung paghihiwa ko ng mga gulay-gulay. Kasi kailangan, gusto natin mga nanay healthy, pinakain ng mga anak natin, at kailangan effort natin gagawin yun. So, yung mga nanay na kagaya ko dyan, na tinatamad, ay bangon-bangon be! So, sana ay comment down below kayo yung mga nanay na kagaya ko, na kung ano yung pinagkakaabalahan nyo, kung ano yung mga ginagawa nyo para maging busy kayo. At ayun lang. So, plano. Plano ko today ay, since huminto naman na yung ulan, plano kong mag-walking kami, may gusto kong bilhin para sa sarili ko. Kasi binigyan ako ng bonus ni Ryan Logan. Wow! Talakbakan naman natin si Ryan Logan. Itong mga huling araw na to ay sobrang natutuwa ako kay Ryan Logan. Napaka-ano niya ngayon, napaka-responsible niya. At may pa-bonus pa. At one time nga, kasi hindi naman sobrang sweet talaga si Ryan eh. Alam mong ano siya, alam ko naman love niya ako, pero hindi siya masyadong showy. Di ba nakita, hindi siya masyadong maano sa video. Hindi siya masyadong sumasama sa videos. Hindi siya showy. Pero sinasabi niya, lagi niya, ano siya, verbal siya, ganun. Pero yung mga, kung ano yung gusto mo, sabihin mo. Hindi siya yung magbibigyan ka ng flower, mga ganun. Wala lang, bakit ko ba siya niya? Yun yung naisip ko. So, ayun nga. Tapos, sobrang favorite ko kasi talaga ang hot choco. Tapos, nasa work siya. Two jobs. Lagi siya, di ba, ganun? Nabanggit ko na mga 100 times. 2 jobs siya. So, single mom talaga ako. Parang ganun. Parang single mom talaga ako. Oh, no! Akin lahat ng mga, ano, gawaing, ano, bahay, pagbabantay, lahat. Tapos, bigla siyang dumating. Nagulat ako. Hindi naman niya lunchtime. Hindi naman niya uwi. Dumating siya. May dala siyang hot choco. Wala lang, sobrang natuwa lang ako. Sinurprise niya ako. Yung mga maliliit na bagay, ayan na, yung mga lalaki natin dyan, yung mga asawa nyo dyan, hoy. Surprise nyo naman yung mga asawa nyo. Baka naman. Kasi sobrang laking bagay yun na, syempre, pagod, maglinis, magsalita, wag, ganito, Ainsley, wag, ano, ingat, ganyan. Medyo nakakapagod din sa bibig yun. Pero malaking bagay yung may konti kayong surprise, mga ganun, hot choco, diba? Tuwan-tuwa na ako. Ayun lang naman, konting reminder lang din na hindi porke matagal na kayo, hindi porke marami na kayong anak, ay parang i-ignore nyo yung mga partners nyo, wag. So, konting pa-surprise, konting ganun. Eto na nga, wait lang ha, magpapaalam na ako sa inyo. So, marami pa akong mga magiging video sa inyo. Tumunog na yung timer natin. Marami pa akong mga magiging videos at may isip kong i-share sa inyo. Kaya, sa mga nanay na kagaya ko,
Tinanong nyo naman yung bata. Babaeng sila. Down. No. Down, down, down. Danger yan. Danger, maumpog yung ulo mo. Sa mga nanay na kagaya ko, maglinis na kayo. Kaya natin to. Stay strong and keep yourself busy. I love you, mga love. Mwah, 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 mwah.